Mga kamadi, good morning. Once again, welcome back sa aking YouTube channel. Sa araw na to ay may pupuntahan tayong isang project sa Manila. No? Project to ng boss ko, si Engineer Noel ng ND Construction. So, pwede nyo nga bisitahin yung kanyang website, mga kabadi, sa www.ndconstruction. Kung meron kayong mga inquiries, so pwede nyo pasyalan yung site na yan, mga kabadi. Ang gagawin natin doon, mga kabadi, so tumawag yung aming client. So, nawala ng power yung isang buong building na dati namin ginawa. Kaya pupuntahan namin ulit ngayon para i-check kung anong nangyari, mga kabadi. So usually i-check natin yung kanyang meter center at check natin yung mga breaker, yung possible loose connection, kasi bigla-bigla na lang nawala ng power kagabi. Kaya pupuntahan namin ngayon yung umaga ni Sir, ni Engineer Noel. So yun, mga kabadi, i-share ko sa inyo kung paano natin to troubleshoot yung ganyang mga trouble, yung ganyang mga scenario na bigla na lang nawala yung power, no, mga kabady. So panoorin nyo lang para sa mga, para na rin doon sa mga beginner, magkaroon kayo ng idea. Okay, mga kabady, nandito na tayo sa site, yung aming pupuntahan, yung ating i-troubleshoot, mga kabady. So, yan, nakikita nyo. Yan yung kanyang meter center, mga kabady. So, yan. So, nag-check na ako ng panel board sa taas, sa third floor. So, yung main breaker natin doon, wala talaga siyang power na pumasok, mga kabady. Ngayon, yung main breaker sa panel sa third floor, so nandito yung kanyang disconnecting breaker, yung safety breaker sa taas. Yan, kikita nyo yung breaker gutter, mga kabady. So, yan, pakita ko sa inyo. So, dito tayo mag-troubleshoot. No? So, since dito yung kanyang starting point ng incoming power papunta sa building, so dito tayo magto-troubleshoot, mga kabady. So yan, papakita ko sa inyo. Yan. Yan. So yung meter center na to, 150 yung kanyang main breaker. Tapos yung kanyang mga branches, 60 amperes, mga kabady. So, ayan, mga kabady. So kanina, na-check ko na isa-isa itong mga breakers. No, meron naman siyang supply, may pumasok na power sa load side ng breaker. Yan, yung mga breaker na yan. Yan, maliban dun sa isa, yung may trouble, yung para sa third floor, mga kabady. So, eto yon, papakita ko, mga kabady. Yan. Yan, mga kabady. Yan. 60... Ano siya? 60 amperes. Pero mapapansin nyo, naka-on. Naka-on yan, mga kabady. Pero pag tinest mo yung load side, ha? Pag tinest natin yung load side, wala siyang power. Wala siyang 220 volts. Okay? Pero pag tinest natin yung line side, ayan, mga kabady, yung line side, may supply siya kasi galing siya ng metro. No? Yung line side, may 220. Yung load side, walang power pero naka-on yung breaker. So anong trouble? Ano ang problema, mga kabady? So ang trouble nasa breaker mismo, mga kabady. So sira na yung breaker, bumigay na yung breaker niyan, mga kabady. Kaya sinuggest natin sa customer, sa client, sa may-ari, na palitan na lang natin to ng bago. Yun, paulit-ulit nating tines yan, so wala talaga. Okay, papalitan natin ang breaker. So, yan yung naging trouble ng third floor. Okay, yung supply ng third floor. Okay,
supply yan ng isang unit lang, ng isang unit ng residential doon, hindi yan supply ng kabuuang third floor, mga kabady. Okay, so papalitan natin yan. Ayan, makikita nyo. At gumawa na rin tayo ng konting maintenance. So, nag-tightening tayo ng mga blind side. Hinipitan natin yung mga tornillo. Ayan, yung mga terminal niya ng load side. No, load side. Ganun din yung blind side. So, hinigpitan na natin yan. No, yung iba kasi loose. Yung iba nag-loose na sa katagalan na. No? So, kami din dati yung gumawa ng electrical nito. Pero itong meter center, dumaan to sa contractor, mga kabady. So, ayan. Nagkaroon na rin tayo ng konting maintenance. Saka, yung taas. Ayan. Nilagyan na rin natin ang silicone kasi para hindi dumaan yung tubig, no? Papunta dito sa breaker gutter, mga kabady. So, ganun. Ganun lang yung pag-troubleshoot. Usually, sa breaker lang yon. Kung hindi sira na yung breaker o meron kang loose connection, kaya nawawala ng power sa kanyang sinusuplayan o saan man yon. In this case, sa third floor yun, mga kabady. Okay? So, papalitan natin yan. At pag napalitan natin, so, okay na tayo nun. Ha? So, babalik na sa dati operation. Okay? Mga kabady. So, yun lang. Sana may natutunan na naman kayo sa ating video or topic for today, mga kabady. Salamat sa patuloy niyong panunood at sa mga nagsasubscribe, thank you din. So, ingat tayo palagi, mga kabady. Thank you.